ng saan pinaka. Magsiyawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Lunes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at adbersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng lahat ng kaluluwa ng ating mga yumao, lalutigit ang kaluluwa ni Lucila. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahira ng langis upang maging hari. Inutusan kaniyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito?
hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon? Sumagot si Saul, sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka. At hindi naman pinatay ng kasama ng iba, bagkos ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahil sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambana'y sinunog. Bagaman ang mga turo'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kaya takot ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natalo. Ang ating nilulo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi." Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan.
Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din ang mga nakikinig at nakikiisa sa pamamagitan ng opisyal na himpilan ng radyo dito sa Batangas ng 95.9 Spirit FM dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Madalas po ninyong marinig ngayon, lalo na sa mga mas matatanda sa atin, ibang-iba na ang panahon ngayon. Kayo ko pong mga bata ay naririnig sa inyong mga lolo at lola. Ibang-iba na, nung panahon namin hindi ganyan. Nung panahon namin hindi kami nagkakaganyan. Nung panahon namin ganito kami. Doon pa lamang mali na. Kaya nga nung panahon ninyo, ay hindi nyo na panahon ngayon eh. Yun yung sinasabi ng mabuting balita. At dito nagkakaroon ng maraming problema ng mga relasyon. Bakit may mga magulang na hindi magkasundo sa mga anak? Sapagkat ipinipilit na yung panahon ninyo ay maging panahon ngayon. Ay di mali. Sabi ni Jesus sa mabuting balita, bagong alak, bagong sisidlang balat. Dahil kapag ka ang luma, isiniksik mo sa bago, sisirain ito ang bagong lalagyan. Wala po akong sinasabing mali sa mga kasabihan natin. Ang sinasabi ko'y ang ating mga interpretasyon ng ating mga ginagawa ay dapat din nating itinutumpak sa pangangailangan ng mundo ngayon. Nung panahon namin, kapag ka ganito, ganito ang ginagawa namin. Ay noon po iyon. Noong wala pang cellphone, noong wala pang telepono, noong wala pang kuryente, ay sadyang pagkadating ng alas 6, uuwi ka na, madilim eh. Saan ka pupunta? Wala namang sayawan noon. Wala namang puntahang mga party noon. Doon nagkakaroon ng problema ang relasyon kapag ka hindi tayo marunong itama at itumpak at itugon ang ating sarili sa pangangailangan ng mundo ngayon. Mga minamahal, maraming mga relasyon ang maisasalba, maraming mga relasyon ang panunumbalikin kapag ka ang bawat isa ay marunong tumugon sa pangangailangan ng kasalukuyan. Marami pong mukha itong aking sinasabing ito. Sapagkat ang mundong ito ngayon ay ibang-iba na sa dating mundo. Sa pagkain pa lamang, sa pananamit pa lamang, ayan ang ipilit ninyong nakabarot saya ang inyong mga apo at ang inyong mga anak. Hindi siya pinagtawanan ngayon. Ito po yung sinasabi na huwag nating isisiksik ang ating mga sariling opinyon at ang ating mga sariling gusto at sasabihin nating dapat ganito ka rin. Sapagkat ang katunayang ako at ikaw ay magkaiba, ay may katunayang ikaw at ako ay magkaiba din ang hilig. Pero sa lahat ng pagkakaibang ito, anong nag-uugnay sa atin? Lahat po ay nagbabago. Lahat na iiba. Pero nag-iisa ang hindi kailanman magbabago. Ang Diyos noon ay nananatiling Diyos ngayon. At mananatiling Diyos magpakailanman.
Kaya sa kabila ng pagbabago ng mundong ito, mabago man ang iyong kaisipan, mabago man ang iyong kultura, mabago man ang iyong mga naisin sa buhay, nag-iisang Diyos pa rin ang magkakaloob at gagabay sa iyo sa lahat ng ito. Bagamat bago ang sisidlan, kahit luma ang alak, mapapanatiling bago ang kasarapan ng alak na ito kung may Diyos na sisikapin mong mamumuhay sa gitna ng mga relasyon. Maaaring iba ang gusto ng iyong apo, iba ang iyong gusto, pero bakit kayo magtatagpo? Bakit magiging maganda ang relasyon? Dahil bubuhayin at pananatilihin ninyo ang pag-ibig ng Diyos na noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago. Di kaya nga po sasabihin ninyong napakarami nating sakripisyo para sa pamilya. Huwag po ninyong iisiping mga magulang lamang at matatanda lamang ang nagsasakripisyo. Sapagkat ang mga kabataan sa kanilang pagnanais na hindi makasakit, sa kanilang pagnanais na makasunod ay nagsasakripisyo rin upang maitugma ang kanilang naisin sa ating mga naisin. Bakit? Dahil nagmamahal. Bakit patuloy kang magtatrabaho sa pamilya kahit minsan ay napakahirap? Dahil nagmamahal. Bakit patuloy kang susunod sa iyong mga magulang kahit na minsan ang hirap na hirap gawin ito? Dahil nagmamahal. Bakit patuloy mong uunawain ang iyong asawa o ang iyong kaibigan kahit na magkaiba ang inyong gusto? Dahil nagmamahal. Yun ang Diyos sa gitna ng magkaibang naisin. Diga sa inyong mag-asawa, hindi naman laging parehas na gusto ninyo yung adobo eh. Ay bakit ikay pipilit kumain ng ulam kung yan ang luto? Dahil nagmamahal. Sa inyong pamilya, hindi naman lahat gustong pumunta ng SM lagi eh. Bakit pipilit kang pumunta? Dahil kasama mo ang iyong mga minamahal. Yun ang Diyos sa pagitan ng magkaibang naisin at opinyon. Tingnan niyo po ang paalaala ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa atin sa Batangas, number 443. Dapat punuin muli ang buhay ng tao ng kabutihan, kabaitan at pag-ibig kahit sa gitna ng pagkakaiba-iba. Sa kabila ng pagiging mas matanda mo at mas bata ng iba, sa kabila ng pagiging mabait mo at ng hindi pagiging mabait ng iba, bakit magtatagpo ang bawat buhay at bawat relasyon? Dahil sa Diyos na magpapatagpo ng lahat ng ito. Ito po ang hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal. Kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon mamaya, inyo pong idalangin, sabihin sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng pag-ibig na handang tumugon sa pangangailangan ng kasalukuyan upang sa gitna ng aming pagkakaiba-iba, sa gitna ng aming kanya-kanyang naisin sa buhay, patuloy kaming makapagbigay ng aming pag-ibig sa isa't isa sapagkat Ikaw na namumuhay sa amin, ang nag-iisang hindi nagbabago, Siyang laging mag-uugnay, Siyang laging magkakaisa sa aming magkakaibang naisin sa kasalukuyan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay. Ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Amang banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan, ipinamahala mo sa kanya ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ikaw ay talikdan ng tao sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panigan ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamamagitan ng mga propeta, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya noong dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag niyang sila'y lalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang suntin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa kanya ang nanamatay at muling nabuhay. Para sa aming tanan, isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga ng handog mo sa mga sumasampalataya, upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimula ng anak mo, malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, isinasamo naming pabanalinawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pagdiriwang namin ng dakilang misteryong ito,
na kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, noong dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, kanyang ipinakita na mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, at ngayon ipinakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Hindi naman hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at paglukluk sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkakatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo. Sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buo mong sambayanan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo, at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, at ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasang
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang tanging buhay.
Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa ng pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling nagkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa nakapagsusulat, pakisulat ng inyong pangalan at mga ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Kung sakaling kayo po'y mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners,
Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Book. Ito po ang malaking tulong sa ating inihahandang aplikasyon bilang isang pandaigdigang dambana. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihi ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, tapos na ang banal na misa, ibahagi si Kristo sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Mayo at ipayang Kanyang pagaling at haba isa buhay, pag-ibig at katalaman.